welcome muli sa Upset Engineering. Meron na naman tayong bagong topic. Kaya bago magpatuloy, katulad ng dati, subscribe, share at like. Pero bago ang lahat, meron lang akong ibibigay na correction doon sa nagdaan nating video. So ito yung yung how to estimate labor cost of a project using productivity rate and man hours. So may mga salamat at may nakakuna, may nakakita. So magkaroon ng miscalculate lang ito, yung perimeter niya, which is supposedly 41 ang nakalagay sa atin, which dapat siya ay 36 lang. So pag inad mo tong mga sides, so 36 lang. So ang ginawa ko na lang, para hindi mabago yung kabuuan ng perimeter, na 41 pa din, ang binago ko na lang is sides. So imbis na 6, 3, 7, 8, 7, 5, ginawa ko na lang siyang 6, tapos 5 na, hindi na 3, tapos 7, imbis na 8 meters, ginawa ko na lang 10, then 7, 8, magiging 8, 9, 5. So, ang total niyan is 41. So, parang walang nangyari. Okay, pero anyway, salamat doon sa nag-comment at mag-shoutout na lang ako sa kanya after this video. So, sige, patuloy na tayo. So, ang topic natin ngayon ay how to derive unit cost of drywall. Ito ay labor plus material, including na yung installation at saka jointing. Pinagsama ko na siya. Okay, so unlike doon sa ceiling, is pinaghiwalay ko lang. Dahil ang purpose ko is matuto rin tayong mag-separate ng jointing cost. Pero sa ngayon, pinagsama ko na at alam nyo na rin kung paano nyo siya pwedeng paghiwalayin. Okay, so ngayon, daragdagan ko ang ating system ng sa video natin na every time na ako yung mayroong computation, yung procedure para ano man, magkaroon man ng discrepancy sa computation, sa calculator, pwede nyo na siyang balikan sa pamamagitan ng procedure. Magkaroon man ng discrepancy sa calculator, at least yung procedure dapat alam nyo at doon nyo siya pwedeng i-correct. Okay? So, number one, dito sa ating derivation, determine yung component. Yan, yung component niya ng, at saka unit prices ng component per square meter. So, pag na-determine natin yon, solve natin yung material cost base doon sa component. And then, solve natin ang labor cost, 40 to 45% of material cost. Or, labor is equals to productivity times rate per hour. Okay, so ito yung ating proseso. Para ano man, magkamali man ako ng pagka-calculate, pwede nyo siyang ayusin or i-correct using this procedure. Okay, so let us now go to the components per square meter. Okay, base dito, so ang ating ginamit is hard deflex. So dito ang mga components, yan, pwede nyo siyang i-screenshot. Actually, dito galing yan. Yan. Okay. So, yung hard deflex natin, 0.7 piece per square meter, kasi galing yan dito sa bali 2 square meter, kasi back-to-back yan eh. I-divide mo siya sa area ng isang hard deflex, which is 2.88. Yung 1.2 by 2.4, kaya 2.88. 0.69, so yung 0.7. Okay, so ang metal stud naman, ito galing yan. So, 1 meter, 2 meters, 1 meter, 3 meters. So, ito, 1 meter plus 1 meter na tagkakalahati, ang bilang yan ay 1, kalahati lang, kasi kalahati lang naman ng square meter eh. So, kaya mangyayari dyan is 1, 2, 3, 4. 4 ang papasok. So, 4, divided by 3. Yung 3 yun ang commercial length. Okay, 1.3. So, kaya naging 1.3 yan. Kasi 3 ang commercial length. Okay? So, everything now is self-explanatory. Katulad ng dati, sa ceiling. Ito, mabibilang mo na. Ito, nilagyan ko na 4 na sa rivets. Ayan o, na blind rivets. 16, kasi dito, 4, 4, plus 2, 2, 2, 2, 8. So, ayan o, 2. Kasi ito, corner kasi yan eh. Sinama ko na. Pwede rin naman kasi ang derivation natin nasa gitna eh. Pero ginawa ko na lang sa corner. So, doon ko siya pinase. Okay, so yan ang mga numbers na yan. Yan ang number ng rivets. So, ito namang metal screw. Kung bakit 8? Eh, kasi i-screw mo siya. 1, kada isang square meter, 4 eh. Eh, kaso ka back to back,
4 times 2, kaya 8. Kasi kabila, dalawang face yan eh. Diba? So, ito namang mga joint tape, jointing compound, sandpaper na yan. Ito naman yung standard na. So, pwede nyo na lang siyang ano, ito na to, gamitin nyo na ito. Ito naman, ito na yung coverage niya. Standard coverage niya na base na rin sa ibang ano, sa ibang mga na-search ko. At saka doon sa kanilang mga ibang, sa karanasan ng iba. So, i-search nyo na lang yan. Pero basically, itong mga components ito, ito na lang ang gagamitin nyo. Mas mahal, mainam, entertainer mag, de-derive kayo. Okay? So, malinaw tayo dito mga construct. So, pwede itong i-screenshot para maintindihan mo. And I always presume na yung viewers ko is knowledgeable na sa construction. May idea na kayo sa tinatawag na construction at saka itong mga sinasabing drywall na to, saka frame, okay? So, para madali nyo ma-appreciate at maintindihan yung sinasabi ko. Okay, let's go now to the computation. As always, ating itatabulate. So, yun na. So, base dito, mga construct, ito yan, yung component na yan, yung mga quantity niya, nilagay ko na sa table. Then, nilagyan ko siya ng unit price. Yan, naka-yellow siya. Ang kanyang font. Tapos, ito naman, yung amount. So, multiply mo lang, 0.7 times 550, yun ang sagot. So, on and so forth, then you add 3% para dun sa sanding paper, at saka et cetera, kung ano man. So, add 19 pesos. So, magiging total material cost is 650. So, ang labor cost is 0.4 or 0.45. Ang material cost, ang ginamit ko dito is 0.4. So, 260 ang labor. So, ito yung direct cost. Ngayon, so, sige, screenshot nyo. Every time na siguro mag-deterred ko, pwede ito ng mga values na ito ang gamitin nyo. Ang mababago na lang itong unit price. Ito, depende yan. Sa locality, tsaka sa panahon, ano, kung kailan kayo mag-deterred. So, ito naman, hindi ko kandila malalabas dito. Mababago din yung pula. So, katulad ng dati, multiply lang. Multiply, sagot, multiply, 0.5 times 0.65, sagot, then add, yun na. So, yun na, nakatabulate na. So, pwede nyo nang screenshot para mapag-aralan later on. Okay, so, ngayon, kung ipokontrata siya, siya nga pala, itong isa pang labor cost na computation natin, yung tulad na sinabi ko kanina, ang labor cost kasi is pwede sa productivity rate, ano, in terms of productivity rate. So, ito yan, mga construct. So, labor cost now, kung productivity na babasihan mo, is 3.5 man-hour per square meter times salary rate divided by 3. So, lumalabas 240. Mas mababa siya dun sa ating isa, dun sa 40%. Bahala kayo kung anong gusto nyong gamitin. Kung kayo magsusupervise at ipakukontrata nyo, dito ang gamitin yung 240. Pero kung makukontrata ka, abali, ang gamitin mo yung malaki. Ganun lang yun. So, ang ating contractor's price na ito na. So, kung labor only, yung 260, ito. Check mo din sa calculator ha, I'm always, ano, saying na check, always check. Ang procedure naman, babalikan nyo na lang yan. Yan nyo lang siya babalik, okay? So, 260 times 1.2, 312. So, labor material natin is 650 plus 260, okay? Yan na. Times 1.2. Paki-check na lang 1092. So yan. Yan mga ka-construct ang ating ano kapag ikaw makukontrata ka, ikaw kontrata mo. So ito dito maglalaro ang mga presyo mo. Pag labor 300 320 312, yan. At least mayroon na kayong basihan. Kung o pwede yung gawing 310, 300 o hanggang as high as 320 o 350 kung papayag yung kliyente. Sa labor naman plus material, papayag siyang 1,100 o 1,200, okay lang. Kung tatawad siya, di hanggang ano lang siguro kayo, hanggang 1,000. Kung yun ay bababa, dahil masyadong mababa na rin yun. So, kaya tayo may ganitong basihan. Magsusupervise man kayo ng inyong sariling project o i-hire kayo na magsupervise o makukontrata kayo. May idea na kayo kung paano ito nakukompute at napapalabas. So, yung mga construct, components, layout, yan na, sinabi ko na.
Okay. So, ito na yun ang ating price, unit price per square meter. Okay. So, bago matapos, shout out nga pala kay K&N TV Design. So, salamat sa iyong comment, for your comment, and also to others who have made comments on my videos. So, rest assured guys na patuloy tayong gagawa. Aiming for more good and decisive videos in the future. And as always, please check on your calculators and stick on the procedure. So, salamat at mabuhay. So, thank you for watching.